malaki din ang sahod kasi wala akong tax doon. Kaya ako lumipat dito sa UK kasi gusto ko na makasama yung family ko. Tapos yun, ganyan yung implement nila. So, naiiyak ako para sa mga wala pa yung family nila dito. So, lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Nandyan lagi si Lord. And magpatuloy ka lang sa kanya sa pag-serve. Na kahit na binibigay niya lagi yung mga dinidesire ng puso mo, huwag mo siyang kakalimutan. Hi, Kabilab! So, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay yung bagong mainit-init na balita na pinag-uusapan sa mga group page po namin dito sa UK. Yung bagong labas na UK rules for immigrant. So, affected ba tayo dyan? Affected ba kami mga care workers, mga caregivers? Sino ba yung mga affected dito? And kailan ba siya i-implement? Ayan, so, ang pinaka-root nito, pinaka-malaking question is, totoo ba na hindi na pwedeng dalhin ang family or dependents namin dito sa UK? So, masyado siyang mabigat tong topic na ito, mga kabilabs. Hindi lingid sa kalaman ng iba na nung lumipat ako dito, galing po kasi ako sa Israel, mga kabilabs. So, 8 years akong nagtrabaho doon. So, nung napunta ako dito, marami sa mga kabilabs natin doon na gusto rin sumunod dito. Talaga mini-message talaga nila ako na gusto nilang makasama din yung family nila. Kasi ilang months ko pa lang dito, nakuha ko na yung family ko. So, nagdi-desire din sila na sana sila din maranasan yung ganito na wala nang LDR, makakasama na nila yung kanilang family. Nawindang kami nitong Monday lang, mga kabilabs, nung 4th of December. Habang nanonood kami ng balita ni Has, ban nakita namin na itinaasan yung sahod, yung threshold na sinasabi bago makuha ang dependents. So parang sabi ni husband, buti na lang pala be, nakuha mo na kami. So sa mga naguguluhan, mga kabilabs, please make sure na tapusin nyo po itong video na ito. Dahil bago ko po ipapaliwanag sa inyo, may video muna akong ipapakita sa inyo para malaman nyo or makita nyo na legit itong sinasabi natin, kung kanino ba siya galing itong information na ito. So the 5-point plan, the first of our 5 points will be to end the abuse of the health and care visa. We will stop overseas care workers from bringing family dependents, and we will require care firms in England to be regulated by the Care Quality Commission in order for them to sponsor visas. Approximately 120,000 dependents accompanied 100,000 care workers and senior care workers in the year ending September 2023. Only 25% of dependents are estimated to be in work, meaning a significant number are drawing on public services rather than helping to grow the economy. We recognize that foreign workers do great work in our NHS and health sector, but it is also important that migrants make a big enough financial contribution. Therefore, we will increase annual immigration health surcharge this year by 66% from £624 to £1,035 to raise on average around £1.3 billion for the health services of this country every year. Applicable lang po yan sa mga wala sa healthcare services. So, nung kinuha ko yung family ko, hindi kami nagbayad ng IHS kasi sa ano po ako, healthcare worker. Second, we will stop immigration undercutting the salary of British workers. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt, so we can continue to bring in the healthcare workers on which our care sector and NHS rely. Thirdly, we will scrap cut price shortage labour from overseas by ending the 20% going rate salary discount for shortage occupations and reforming the shortage occupation list. I have asked the Migration Advisory Committee to review the occupations on this list because of our new higher skilled worker salary threshold. And we will create a new immigration salary list with a reduced number of occupations. People only bring dependents who they can support financially. By raising the minimum income for family visas to the same threshold as the minimum salary threshold for skilled workers, which is 38,700.
Okay, so ito yung sinasabi, yung malaking ano, malaking dagok ngayon sa aming mga kabilabs kasi kami mga healthcare workers, ang sahod lang namin ay ako na caregiver o carer dito in 1 year, 22,000. So, ang pinopropose nila para makuha mo yung dependents mo, yung family mo, is 38,700. So, kahit na siguro umabot ako ng 10 years dito, hindi ako sasahod ng ganyang kalaki. So, di ba? In short, ayaw lang talaga nilang dalhin mo yung family mo. Kasi tinaasan na nila yung threshold eh. So, in this video, mamaya share ko sa inyo kung sino ba yung affected dito. Affected ba mga nurses? Affected ba yung mga IT, midwife, butcher? So, kami lang ba? Mga care workers? So, ang antabayanan niyo po mga kabilabs, nanggigigil ako dito sa video nito. The minimum income requirement of 18,600 has not been increased since 2012. Madam Deputy Speaker, this package of measures will take place from next spring. Itong proposal nila mga kabilabs, i-implement nila next spring, which is March to June. So, hindi namin alam kung March ba, April or June. Basta sinabi, may implement siya by springtime in 2024. So, nakakaiyak yan mga kabilabs. Kasi, napakataas ng cost of living dito. Kung hindi lang para sa family. Ako bilang galing ako sa Israel, hindi ko ipapapalit ang buhay ko sa Israel. Hindi ko sasacrifice yung yung sarap ng buhay ko doon. Kasi bukod sa masarap ang buhay ko doon, malaki din ang sahod kasi wala akong tax doon. Kaya ako lumipat dito sa UK kasi gusto ko na makasama yung family ko. Tapos yun, ganyan yung implement nila. So naiiyak ako para sa mga wala pa yung family nila dito. Nararamdaman ko yung struggle nila. May mga group page kami, so sabi niya, sa mga nababasa ko, sobrang ano sila, nagkukumawag sila ngayon na makuha na yung family nila, although hindi pa sila prepared, pero i-implement na kasi to sa next year eh. I-implement na siya ng spring, so meron ka na lang January to February para mag-apply, para i-apply sila, para makuha mo sila, kasi kung hindi mo gagawin yun, ay hindi mo na sila makukuha. So nalulungkot ako para sa kanila. Okay, so diba nabanggit ko sa inyo mga kabilabs na meron kami mga group page dito. So ito, nakuha ko po ito, itong information na ito, masyadong siya mahaba. Ito ay, yung source niya ay nasa loob ng home office or sila yung mga nagpa-process ng mga UKVI. So sabi niya dito, although we are still awaiting a formal statement from government departments, we would like to offer you some reassurance and our support if you have any questions. So sabi dito, hindi raw maapektuhan ang mga registered nurses, mga registered midwives, or registered healthcare professionals such as mga doctors, dentists, and pharmacists. So, hindi sila affected. Coming to work in the NHS, the proposed changes only affect the care sectors. So, ibig sabihin, kung nagtatrabaho sila sa NHS, hindi sila affected. Ang maapektuhan lang nito mga kabilabs, yung mga nagtatrabaho sa private sector tulad ng care homes, at nursing homes, tulad namin, example lang sa amin, meron kami mga nurses sa, kasi nasa private sector po ako eh, wala po ako sa NHS. Ang NHS mga kabilabs is National Health Services or yan yung government nila dito, government health services nila dito sa UK. So kung doon ka nagtatrabaho, sa under ka ng NHS, ay hindi ka kasali dito. If, what if kami na nasa private sectors na may mga nurses, so kasali sila dito sa pinopropose nila na rules. Sa aming mga care workers, ang new rules na ito. In short, kami yung maapektuhan. So, tulad ko na nag-apply dito na caregiver at kung halimbawa wala pa yung mga family, wala pa si husband at si Kian dito, hindi ko na sila makukuha kung hindi ko sila i-apply agad. So, ako yung apektado dyan. Kami mga carers. While the UK government seeks to reduce the net migration, gusto talaga nila kaming bawasan kasi sobrang dami na raw namin, they do understand the importance of internationally educated registered nurses and registered allied health professionals and so we expect your recruitment to remain unaffected. So kahit na sila ay nagbabawas ng mga kabilabs ng total migration dito sa UK, continuous pa rin ang kanilang application or continuous pa rin yung pag-a-apply dito. So kung ikaw na ang goal mo, pumunta ng UK kahit na mahal ang cost of living para lang makasama ang family. Tingin ba ng UK government? Tutuloy pa ba tayo mga immigrants na mag-apply dito? Kasi yun lang naman ang habol natin eh, makasama natin yung family natin. Do napakalaki talaga ng cost of living dito.
Tinatsaga na lang namin kasi magkakasama naman kami, libre na marami namang mga ibang benefits kasi yung tulad na education, college pababa is libre pa. Maganda naman yung healthcare services. Though may mga negative, cost of living mataas, pero yung paghahanap ng hanap buhay dito, paghahanap ng trabaho dito, madali lang, kaba yung mananawa. So, merong negative, pero tumitingin ka in the positive side naman. Doon ka lang magpo-focus sa negative, hindi ka magiging masaya kung nasaan ka man ngayon. So, mabalik tayo dito sa main topic, mga kabilabs. Can I bring my family? Dito na tayo sa question. Medyo naibilisan ko na, mga kabilabs, kasi alam ko, aabot na naman to ng siyam-siyam. Can I bring my family? According to our sources, there are no changes to the policy on dependents for NHS. Kailangan pa rin nilang maging 18 years old and below. Yung dependent partner, pwede mo siya makuha, kasal man kayo, hindi, live-in kayo, pwede mo siya makuha, pero napakadaming mga requirements, and so on. Sa isa din yung sa mga kaya gusto ng iba dito sa UK, kasi kahit hindi sila kasal, pwede nilang makuha yung mga partner nila, pero ito nga, iniipit nga. My dependents are already in the UK. Will they be able to stay? Yes. There are no changes to eligibility of dependents for NHS staff. So kami mga nandito na, hindi na kami affected, mga kabilabs. Ang pinupunto dito, yung mga parating pa lang, yung i-apply mo pa lang yung iyong family. So yung pinupoint nila dito. I have a job offer and some of these changes may affect my plans. What should I do? If you are being recruited to an NHS role, there should be no changes to your current offer. Can I come to the UK sooner so I'm not affected by these changes? If you are being recruited to an NHS role, there should be no changes to your current offer. So, conclusion na lang, mga kabilabs. Ito yung reason, parang ano na to, mga kabilabs, eh. From the very start, alam ko na mangyayari ito. Kasi naririnig ko na pabago-bago daw ang law dito. Yun po yung reason kung bakit kinuha ko na agad yung family ko. Pagdating dito, inayos ko na agad yung requirements nila. Kahit na wala pa sa budget, nakita nyo naman yung mga struggle ko. Nung pagkuha pala ng bahay, di ba, napakahirap kumuha ng bahay dito. And marami sa inyo ang nagsasuggest na bakit kinukuha mo na yung family mo, bakit ka nagmamadali. Eh pwede mo naman silang kuhanin next year kapag meron ka ng pera. Para sa akin, pag nandyan na yung opportunity, i-grabo na. Hindi ka, medyo may pagka-impulsive kasi ako. So, yun, minsan nakakatulong din yung mga ganong bagay. And kahit nga si husband, tsaka si Kian, tataka sila, bakit kinuha ko na agad sila, wala pa naman kami ganun kaipon. Pero tingnan nyo naman, nakasurvive naman kami. 8 months na sila dito. Or 8 months na ako dito. And 3 months pa lang ako dito, nakuha ko na sila. So, kung talagang ini-aim mo, kung ano yung goal mo, mga kabilabs, mag-focus ka dun. So, lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa, nandyan lagi si Lord, and magpatuloy ka lang sa Kanya, sa pag-serve, na kahit na binibigay niya lagi yung mga dinidesire ng puso mo, huwag mo siyang kakalimutan. Dapat siya palagi yung priority mo. So, aside from your family, kailangan ay priority pa rin talaga natin yung pag-serve natin kay Lord. Kasi lahat ng hilingin natin, lahat ng dinidesire ng puso natin, pag inuna natin siya, ibibigay niya lahat yun. Kung nag-i-struggle ka man ngayon, mga kabilabs, may plano si Lord and ibigay mo lang lahat sa Kanya, lahat ng iyong mga plans at mga desire mo sa in the future para sa iyo and sa iyong family. So, masyadong mabigat tong news na ito, pero lahat naman na nangyayari may dahilan, mga kabilabs, and baka may ibang plano si Lord. And huwag kayong mag-alala kasi ang rules naman kasi dito pa iba-iba. So, hopefully mabago pa kasi sobrang nakakalungkot talaga siya. So, sa mga butcher nga pala, mga kabilabs, hindi ko alam kung kasama sila sa implementation na ito kasi hindi naman nabanggit. Parang nag-focus lang sila sa amin na mga care workers, mga caregivers. So, I hope nalinawan po kayo sa topic natin ngayon, mga kabilabs. Wala sa plano, pero I hope nakatulong po ito. And kung may mga question pa po kayo na hindi ko nasagot, comment nyo lang po dyan, mga kabilabs. And sa mga kababayan natin na nandito na meron kayong mailadagdag sa mga sinabi ko, feel free po para makatulong din sa mga kababayan natin. Kasi for sure, nagbabasa din yung mga yan na mga comments ninyo. So, God bless and see you again next time. Oh, would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If
If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen.